Hey guys, Ron is here and welcome back to my YouTube channel. And today's ba guys, gagawa tayo ng reaction video kung bakit lahat ng mga coaches ng The Voice in-steal si Kate Ocampo from Team Sarah. So sa mga hindi nakapanood ng battle rounds ni na Kate at Jay, hindi sa pagiging bias, no? So far, I think yung battles nila ang masasabi ko or makukonsider kong pinakamagandang battles among the rest of the battle performances. Bakit? Dahil grabe yung impact ng song choice, yung delivery ng song, at yung performance itself. Sobrang ganda. Umpisa, I think in-upload siya sa YouTube channel ng The Voice at kinabukasan parang nawala siya. Napaka-unfair nga dahil rini-upload ulit dahil na-copyright. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya na-copyright kung saan OPM naman siya. Pero anyways, pag-usapan natin kung bakit na-steal si Kate. To be honest with you, ina-eye ko si Kate na magiging isang grand finalist ni Sarah Geronimo nung Team Sarah pa siya dahil magaling naman talaga ang batang to. Kaya nung nalaman kong naglaban sila ni Jay dahil bet ko rin si Jay, nalungkot ako dahil, you know, yung dalawang magaling is naglaban. Yun pa naman ang mga possible grand finalists from Team Sarah. Pero ang maganda doon is, if ever mawala yung isa since dalawa sila magaling, I know for sure na may mag-i-steal. And yun nga, nangyari siya. Lahat ng coaches in-steal si Kate. So, ginawa kang vlog na to para mag-react kung bakit lahat ng mga coaches gustong-gusto siya. Number one, I think nag-mature na yung boses ni Kate from The Voice Kids kasi sa pagkakalam po, ang dami ng singing competition ang sinalihan ng batang ito. At hindi mo naman talaga maipagkakaila yung kanyang boses na napakaganda, lalong-lalo na ngayon na teen na siya. Parang nag-mature yung boses niya at distinct yung voice niya. Parang ang gandang pakinggan, lalo na yung pasok niya. Nung naglaban sila ni Jay, yung unang pasok niya, parang, ay, ang ganda pala ng boses ng batang ito. Like, parang makakapture ka na agad kahit first time mo pa lang siya makilala. Parang ganun. So, marami ang nag-steal sa kanya dahil aside sa fact na maganda ang boses niya, I think yung attitude rin ni Kate. Nalungkot lang ako na wala na siya sa Team Sarah, but of course, her journey will still continue dahil nga na-steal siya ng mga coaches. At yung gusto ko pang ugali sa kanya is, diba, kahit wala na siya sa Team Sarah, pinasalamatan pa rin niya si coach at sinabi niya, pipiliin ko tong coach na to, she's speaking to bamboo, or yun yung tinutukoy niya. Dahil gusto kong madagdagan pa yung mga natutunan ko na itinuro sa akin ni Coach Sarah, diba? Like from a teen artist, nasasabihin yun ni Kate, I think yun yung mga klase ng teen artist na kailangan nating suportahan. Dahil bibihira na lang, diba, yung parang yung iba kasi magagalit yan kasi hindi ka pinili. Pero I think yung support ni Kate, hindi siya siguro nagalit. Parang nalungkot lang na natanggal na siya. And I'm very happy na sinabi niya yung mga words na yun kay Sarah. Dahil, di ba, parang hindi niya nakakalimutan si Sarah. Dahil somehow, naging coach niya rin si Sarah. At marami rin siyang itinuro kay Kate. So, hearing those words from Kate, nakakataba lang sa puso. So, I know na sobrang saya ni Sarah nung narinig niya yun. Nakita ko yun sa mukha niya dahil parang na-focus sa camera. And then, yeah, natutuwa rin ako sa ugali ni Jay dahil tuwang-tuwa siya na na-steal si Kate dahil para silang mag-a-advance sa next round of the competition. At yung napansin ko sa kanilang performance, parang wala silang sapawan. Nag-put up lang sila ng magandang performance na hindi natin makakalimutan. Alam mo yun, yung parang nag-perform lang sila, hindi sila nag-battle, kahit battles siya. And then, gusto ko rin yung kanilang attitude pareho. Si Jay, napaka-humble niya. Parang makikita mo yung respect during performance na parang gusto lang nilang maganda yung harmony, maganda yung pasok, maganda yung, I mean, yeah, ending, and yun nga yung ginawa nila. At for Kate naman, I am very happy na na-steal siya. And I think sabi pa nga nila, kung saan ka talaga nang galing, babalik at babalik ka pa rin. So, since galing siya sa Team Bamboo, yeah, good to hear as well na pinili niya ang Camp Kawayan ulit kahit hindi siya pinili dati. So, there's something in Bamboo's coaching siguro kung bakit siya pa rin yung pinili ni Kate. Diba? Nakaka-amaze lang din. And yeah, I'm so happy na pareha silang mag-move forward sa competition and hopefully magaganda yung mga songs na kakantahin ni Kate because I'm rooting for her. So, hopefully maging grand finalist siya ng Camp Kawayan. There's, kung nag-agree kayo sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito and if you feel as well that Kate will be the grand finalist from Team Bamboo, comment down below at pag-usapan natin yan.